Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, Webes na naman na tayo pagkakasama-sama para po sa ating pagsamba sa Diyos at pakikinig sa kanya pong mga salita. Kamusta po kayo mga kapatid? Ako po at ang aking pamilya naman po ay maayos po at nawa kayo rin ay nasa isang maayos na kalagayan kamukha ng aming kasalukuyang sitwasyon po ngayon. At kamukha rin po namin, I pray na kayo rin po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos at kayo ay patuloy na nakakaranas ng pag-ibig, ng proteksyon, ng provision ng ating Panginoon. Praise the Lord! Ito pong week na to nagsimula ang General Community Quarantine. Marami pa rin pong restrictions, so limited pa rin po ang ating paggalaw. Pero salamat sa Panginoon, may improvement sa ating pong sitwasyon. Amen! Luke chapter 7, verses 18 to 23. John's disciples reported to him in prison about all the wonderful miracles and the works Jesus was doing. So John dispatched two of his disciples to go and inquire of Jesus. When they came before the master, they asked him, "Are you the coming Messiah we've been expecting, or are we to continue to look for someone else? John the prophet has sent us to you to seek your answer." Without answering, Jesus turned to the crowd and healed many of their incurable diseases. His miracle power freed many from their suffering. He restored the gift of sight to the blind, and he drove out demonic spirits from those who were tormented. Only then did Jesus answer the question posed by John's disciples. "Now go back and tell John what you have just seen and heard here today. The blind are now seeing, the crippled are now walking, those who were lepers are now cured, those who were deaf are now hearing, those who were dead are now raised back to life. The poor and broken are given the hope of salvation." And tell John these words, "The blessing of heaven comes upon those who never lose their faith in me, no matter what happens." Let us pray. Lord, we thank you for your word is alive. We thank you, Lord, for your word always ministers to us. Father, tonight we ask for your blessing. We ask for your anointing, Lord, as we meditate upon your word. Holy Spirit, move amongst us. Lord, change our lives. Change the way we perceive things. Change the way we look at things. Change the way we understand things. And change the way, Lord, we deal with things. Lord, I pray tonight, let your word minister to us and let it change us. In Jesus' name, amen. Staying strong. This is our topic for tonight. Lord, po, lahat tayo, we want to remain strong. Even in the midst of great circumstances, we want to remain strong. We all want to be strong. Wala po sa atin na nagnanais na maging mahina. Wala po sa atin na nagnanais na magkasakit. We all want to be strong. But then, you know what? In reality, may mga pagkakataon po talaga na tayo po ay manghihina. May mga pagkakataon talaga na tayo ay magtatanong. At meron pong mga panahon na tayo po talaga ay madidiscourage. Hindi po natin maiwasan talaga yan, no po? It's part of life. So, ang magandang question po dito ngayon, no po, tayo Kristiyano, sa kasalukuyan, how do we remain strong in the Lord? Amen? Sa kabila ng napakatinding problema po natin sa sitwasyon ng buong mundo, how do we remain strong as Christians? I have three things here po in my sermon tonight to help us to po remain strong in the midst of great crisis in our lives. So, how do we remain strong? Number one, by coming to Jesus. When John the Baptist was told all the wonderful miracles and the works Jesus did while he himself was in prison, he sent his disciples to go and inquire of Jesus. Dati-rati po kasi si John the Baptist ang nangangaral. Dati-rati po kasi kay John the Baptist lumalapit ang mga tao.
for them to hear the preaching of the good news, for them to be baptized, and I believe also for them to be prayed for and to receive their miracle. Pero sa panahon pong ito, nung nangangaral na si Jesus, si John the Baptist po ay nagsugo ng kanyang dalawang alagad kay Jesus para tanungin si Jesus. Kasi po si John the Baptist sa panahon pong ito ay nakakulong. Pinakulong po siya ni Herodes. Kasi po si John the Baptist ay lagi po niyang kinokorek. Okay? Ito pong si Herodes dahil doon sa kanyang ginawang kasalanan. Ginawa po niya kasi asawa yung asawa ng kanyang kapatid. Sinang dalawa ang nagsama. Araw-araw tuwing makikita po siya ni John the Baptist, kinokorek po niya, nire-rebuke niya itong si Herodes until one day, okay, ipinagputos po ni Herodes na si John the Baptist ay ikulong. So ito po yung konting background ng ating pong kwento ngayon pong gabing ito kung bakit si John the Baptist po ay nagsugo ng kanyang mga alagad kay Jesus para tanungin si Jesus. Kahit po yung mga pinakamalakas ang pananampalataya, ay may mga araw na nanghihina din. May mga araw po na sila ay nalalampasan din po ng problema. And they also begin to have questions or they begin to ask questions sa ating pong Diyos. Pero that doesn't mean that they question God. Po, kamukha po dito sa kaso ni John the Baptist. He was merely asking our Lord Jesus para po siguro ma-encourage po siya, okay, habang siya ay nasa kulungan. So John sent two of his disciples to ask Jesus this question: are you really the Messiah, the one sent by God to save Israel? When doubts begin to fill our minds, the wisest thing to do is to come to Jesus. Tama yung ginawa ni John the Baptist. When he was discouraged, okay, when doubts begin to fill his mind, when questions begin to rise to po sa kanyang utak, he sent his disciples to Jesus to give him assurance. Amen? Ang pinakamabisang solusyon para po labanan ang lahat ng pagdududa, lahat ng tanong sa ating buhay, ay ang paglapit natin sa ating Panginoong Jesus. Wala nang ibang magandang paraan upang labanan, talunin ang duda, okay, ang discouragement na po sa ating buhay maliban sa paglapit po natin sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, do not go to social media when you are discouraged. Don't post sa Facebook or sa Instagram or sa Twitter no po na, oh, ganito ako ngayon, I feel sad kasi nag-away kami ng boyfriend ko. I feel sad kasi nawalan ako ng trabaho. You know what? You will just be filled with sympathy kapag ikaw, yung discouragement ay inilapit mo sa social media. Ilapit mo kay Jesus. Why? Because hindi lamang sympathy ang iyong mararamdaman, hindi lamang sympathy ang iyong mararanasan, kung hindi ang tulong po ng Diyos, ang encouragement ng Diyos, ang kalakasan ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos, ang iyong mararanasan when you come to Him. Amen? So when you are discouraged, okay, when you have questions in life, when you have doubts, come to Jesus. Amen? When you feel dry, come to Jesus. When you feel weary, come to Jesus. Amen? Remember, Jesus promised rest to the tired and the weary when they come to Him in faith. So, alam niyo po, when we are in trouble, when we are tired physically, mentally, emotionally, wala po tayong dapat ibang lapitan kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Because He promised rest to those who are tired, to those who are weary. Amen? When you feel dry, you come to Jesus. Even when you are happy or whatever situation you are in, come to Jesus. We should come to Him with faith, for Jesus is attracted to people with faith in Him. Amen. Jesus is attracted to people with faith in Him. That's why when we come to Jesus, we should have faith. We should believe that He exists. We should believe
that He is the one, we should believe that He is God Almighty. Amen. Huwag po tayong magduda, huwag tayong mag-alinlangan sa ating Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan na lumapit po sa Kanya. Huwag tayong magdalawang isip na lumapit po sa Kanya. Dahil Siya lamang ang totoong Diyos, si Jesus lamang ang Diyos na buhay, at si Jesus lamang ang makakatulong po sa atin. Amen. Jesus knows who has faith in Him. You know what? I believe also that Jesus smells who has faith in Him. He knows the smell of faith. Kaya po, when we come to Jesus, we should come to Him in faith. Amen? Remember, the Bible says na po, that everyone who comes to Him must believe that He exists. Amen? And sabi po ni James, when we ask, okay, wag magdalawang isip, for a double-minded person receives nothing from the Lord. So when we come to Jesus, let us believe that He exists. Let us believe that He is God. And let us believe that He can do all things to change our situation or to help us overcome our difficult situations. Amen? Come to Jesus. Come to Jesus to find rest, to find strength, to find peace, and to remain strong in times of difficulties and discouragements. Amen? How do we remain strong in times of trials, okay, or discouragement? By observing the Lord's creation. In verse 21, notice how Jesus responded to the disciples of John. Instead of giving them an answer like, yes, I am the one. Yes, I am He. Yes, I am the Messiah. What did Jesus do? Jesus instead turned to the crowd and healed many of the incurable diseases. He didn't answer them anything, but He turned to the crowd and healed their incurable diseases. Now, ano bang ginagawa ni Jesus dito? Nagpapa-importante ba? Okay? Is Jesus being hard to get here? Okay? Hindi po. Ano ang sinasabi ni Jesus dito? Okay? The answer is a simple yes or no. But Jesus responded indirectly by performing miracles in the sight of the two disciples and in the sight of many people. Bakit po? Ganito ang ginawa ni Jesus. He did this to prove the point and the truth that He is the Messiah they are waiting for. Okay? Na instead na sabihin lang ni Jesus, simple, yes, ako ngayon. Yes, I am the Messiah. Ako nga ang tagapagligtas. Ako ang Kristo. Anong ginawa ni Jesus? Pinatunayan po niya na Siya ang tagapagligtas. Pinatunayan niya na Siya ang anak ng Diyos. Pinatunayan niya na Siya ang Messiah. Sa pamamagitan po ng pagpapagaling doon sa mga sakit, ang sabi po ng Bible, na wala ng lunas. Amen? By healing those incurable disease, Jesus is telling John's disciples, yes, I am He. Look what I am doing here. Look what I have done there. See for yourself with your own eyes what I am doing here. Yung mga sinasabi nilang wala ng chance na gumaling, pinagaling ko. Yung sinasabi nilang wala ng pag-asa, okay, mamamatay na yan, pinagaling ko. Yung sinasabi nilang wala ng lunas, pinagaling ko. Yan ang ating Panginoong Jesus. Amen. He doesn't merely say, yes, I am He, but He performs miracles to prove that it is really He, the Messiah, the Savior of the world, the healer of our bodies, that is our Lord Jesus Christ. Amen. Kung ako yung isa sa mga disciples sa John, wow, sabihin ko po siguro, wow, what is happening here? He heals the incurable diseases. Napagaling niya yung mga malalang may sakit. Wow, ang galing. Siya nga ang Diyos. Siya nga ang tagapagligtas. Siya nga ang Messiah. Pero alam niyo po, kahit hindi ko nakita yon, I am seeing today the Lord's miracles. Amen? Nakita niyo po ba ang mga himala ng Diyos ngayong mga araw pong ito? Dami-dami pong ginagawang himala ng Diyos sa buhay po natin. Amen? It is like responding this way, no po? Can the Messiah heal incurable diseases?
Can the Messiah free those who are suffering in pain? Can the Messiah make the blind man see? Can the Messiah drive out demons from men? If your answer is yes, and if this is what you have seen, then you are correct in saying that I am He, that I am the Messiah. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. May mga panahon na hindi na po natin kailangan hintayin pa yung sagot ng Diyos sa mga tinatanong po natin sa Kanya o para sagutin niya yung ating mga doubts. Okay? Ano po kailangan natin gawin? We just have to observe what He has done in our lives, in the lives of others, to be strong again. Tingnan lang po natin, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa kapaligiran? Tingnan natin, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa church? Tingnan natin, ano ba ang ginagawa ng Diyos sa mga anak po niya sa panahong ito? Okay? Look at the colorful sky. Ang napakakulay na kalangitan. See the beauty of sunrise and the beauty of the sunset. Okay? The gushing waterfalls, the mighty rivers. Okay? Ang araw ang between sa langit. And this speaks to us to po that there is God who created all these things. And if God created all these things, that God planned all these things and placed everything in order, you know what? God will also place everything in order no po, sa iyong buhay, that God will fix your life, that God will mend your broken relationships, that God will mend your broken heart, okay? That God can cure your disease today, your infirmities today, because He is the powerful God and who does all mighty things, because in Him, everything is possible. Amen. When you begin to see what God is doing, you will regain strength. Okay? Your faith will be recharged. Ang sabi nga po ng Psalm 19, the heavens declare the glory of the Lord. And if He did all these things no po, sa creation para maging maganda, then He can make my life beautiful also. Amen? Pwede niyang ayusin ang buhay ko. Now, if God can put these things into order, He is more than able to put your life back into order and your faith back in track. Amen. Kung ang Diyos, hindi niya binibitawan ang araw, ang mga bituin, ang ating planeta, no po, ang buwan, hindi yan bumabagsak, kaya ka rin hawakan ng Diyos at hindi kanya bibitawan hanggang sa kahuli-hulihan ng iyong hininga, hawak-hawak ka pa rin ng ating Diyos. If God dinamitan yung mga bulaklak, no po, at binigyan ng iba't ibang kulay yung mga dahon, God can also do this in your life. Amen? He will provide for your needs. Okay? And He will make your life colorful and meaningful. Amen? Ang kailangan lang po natin, lumapit kay Jesus, and when we come to Him with faith. Okay? And let us observe what He's been doing, what He has done, and what He is doing tomorrow para po sa ating mga buhay. Observe lang po natin, tingnan lang natin, enjoy lang natin ang presensya po ng ating Diyos. Amen? So, when doubt fills your mind, okay, observe the Lord's creation, observe kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng maraming tao, and then you'll begin to realize hindi nagpapabaya ang ating Diyos. Amen. How do we stay strong when discouragement comes? Number 3, by holding tight to Jesus. Amen. Kailangan po humawak ng mahigpit sa ating Panginoong Jesus. I believe that the 2 disciples of John went back overwhelmed by what they have seen and by what they have heard sa ating pong Panginoong Jesus. Okay? Masayang-masaya po sila siguro habang lumalakad po sila pabalik kay John the Baptist. Okay? Nakita mo yung pilay lumakad. Nakita mo yung bingi nakarinig. Nakita mo yung patay tumayo, bumalik sa buhay. Nakita mo yung merong masamang espiritu, pinalayas ng Diyos yung masamang espiritu. Wow! Ang galing-galing talaga ng Diyos, nagpapatunay na si Jesus talaga ang ating tagapagligtas. Maybe they were telling each other these things, no po,
Kasi talagang sayang-saya po sila doon sa nakita po nila. Alam niyo po, when you observe God's creation, when you observe God's work, ito ang iyong mararamdaman. You will be overwhelmed by the presence of God. At when you are overwhelmed by the presence of God, alam niyo po, yung discouragement nawawala, napapalitan ng kalakasan, napapalitan ng faith. Why? Nabubuhayan kasi yung faith mo kasi ang nakikita mo na ngayon ay ang ating Panginoong Jesus at hindi na po yung discouragement. Amen. Jesus said, "The blessing of heaven comes upon those who never lose their faith in me, no matter what happens." Amen. Blessed are those, ang sinasabi ni Jesus, okay, who do not lose their faith in me. They will see yung power ng ating Diyos. Like yung pong dalawang disciples ni John the Baptist who were sent to ask Jesus, "Are you the one?" Jesus began performing miracles, showing them that he is the one. But Jesus said to them, "Tell John that these things are happening." Okay? The lame walk, the blind see, okay? The demon possessed are set free, the dead are raised to life, okay? The good news is preached to the poor and to the hurting. Tell these things to John. Bakit po? Because these things are a sign that the kingdom of God is here. Amen. Amen. That the rule of God is here. It is in us. Dahil may mga himala, dahil may mga paglaya sa opresyon ng diablo, dahil mayroon pong paglaya sa mga sakit, dahil may paglaya sa lahat ng problema, that means that God is with us. That the kingdom of God is here, that the rule of God is with us. Amen. Those who never lose faith in Him shall receive the blessing of heaven. They shall see miracles happen in their lives. They will experience how the Lord will make a way in the desert for them. Amen. Yung akala mo wala nang pag-asa because you did not lose hope in our Lord Jesus, because you came to Him, because you observe His ways, His creation, okay, and that you have hold tight to his hand, you will see the miracles of God work in your life. Amen. Pag walang daan, sabi nga po ni Don Mowen, God will make a way. Amen. Anong kailangan lang gawin? Hold tight to His hands. Amen. Hold on tight, my friend. Hold tight to our Lord Jesus. He will never leave you. He will never forsake you. We have to learn to encourage ourselves. Di po, salamat sa Lord, sa mga mentors. Salamat sa Lord, sa mga disciples. Pero you know what? Beyond these people, okay, kailangan po nating matutunan na encourage ang ating sarili. That when you are down, when you are doubting, you have to help yourself go back into the presence of God. You have to learn how to help yourself be strong in the Lord by coming to Jesus, by observing His creation, okay, and by holding tight to our Lord Jesus, holding tight to the hands of our Lord Jesus. Amen. Get rid of sin and every thought that discourages you. Iwaksi po natin, talikuran natin ang lahat ng kasalanan, lahat ng mga maruruming gawa ng tao, talikuran po natin yan. And then talikuran din po natin lahat ng kaisipan na nagpapababa ng ating pananampalataya sa Diyos, ng ating pagtitiwala sa Diyos. Italikuran po natin lahat ng yan. Let us help ourselves po, face the Lord with confidence. Ang sabi nga po ng Hebrews, so that we might receive grace and find mercy in times of need. When Jesus finished doing the miracles, He turned to John's disciples and said, "Now go back and tell John what you have just seen and heard here today." Jesus is telling us, once you are strengthened, go to the weak and share what you have seen and heard so that they too may be strengthened. If you have been encouraged by the presence of God, if you have been strengthened by the presence of God, okay,
Don't keep that strength for yourself. Okay? Go to the weak. Go to the needy. Share what you have received from our Lord para din po sila ay makatanggap ng kalakasan ng ating Panginoon. Amen? Amen! Yun po yung strength na ibibigay sa atin ng Diyos. It is not for your own consumption. Okay? Binigay po yan ng Diyos for us to share it to others so that others may be strengthened too. Kaya nga sabi ni Jesus, go back to John and tell him what you have heard and tell him what you have seen. Amen? Marami ka na bang naranasan kay Jesus? Meron na ba siyang pinagaling sa'yo? Meron na bang himalang ibinigay sa'yo? Ang ating Panginoong Yesus, iniligtas ka na ba ng Diyos sa kapahamakan? Pinatawad ka ba ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Pinagaling ka ba ng Diyos sa iyong mga karamdaman? Okay? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng yan, then ang mga bagay na yan ay dapat mong ipagsabi. Ito yung dapat sinusulat natin sa Facebook. Yung mga himala ni Jesus, like saying, writing to your post today, okay, na salamat sa Lord, binigyan kami ng ayuda ngayong araw na to. Salamat sa Lord, kahit walang ayuda, kumakain pa rin kami araw-araw. Salamat sa Lord, dahil hindi niya kami pinababayaan. Mga ganito pong mga post ang ating ilagay sa Facebook. Okay? Alam niyo po, ang mundo punong-puno na ng reklamo. Ang mundo punong-puno na ng hatred. Mga Kristiyano, huwag niyo nang dagdagan ng mga problema yung na pinopost sa Facebook. Okay? Huwag na kayong makisaw-saw dun sa mga pagrereklamo sa gobyerno natin. It won't do anything. Mabuti pa, ang ilagay nyo dyan ay ang mga promises ng Lord. Ang isulat nyo sa inyong mga wall ay yung mga favorite memory verses ninyo. Ang isulat nyo sa inyong Facebook, sa inyong Twitter, sa inyong Instagram, okay, ay yung mga Bible verses that encourages you and that would encourage everyone who will read it. Amen? Amen? Remember ang sabi po ni Paul, okay, sa ating pagsasalita, ang dapat lumabas lang sa ating mga bibig ay yung mga bagay na makakapag-uplift ng espiritu, ng damdamin ng mga makakapakinig sa atin. So, I tell you tonight, brothers and sisters, okay, kung meron man lalabas sa ating bibig, kung meron man tayong titingnan, o kung meron man tayong isusulat sa ating Facebook, be sure yung mga makakita niyan, yung mga makakapanood niyan, at yung mga makakabasa po niyan ay may encourage at ang kanilang mga pananampalataya sa Panginoong Yesus ay mapapalakas. Amen? Strengthen the others. Strengthen the weak para hindi lamang ikaw ang nag-iisang malakas kung hindi lahat tayo ay manatiling malakas sa ating pong Panginoong Jesus. Why am I preaching this thing to you tonight? Because, alam niyo po, I have seen the Lord's miracles. Bakit ko pinipreach sa inyo itong bagay na ito ngayon? Bakit itong sinasabi ko sa inyo ngayon? Dahil naranasan ko po ang mga himala ng Diyos. Naranasan ko yung mag-provide ang Diyos. Maranasan ko na pakainin kami ng Diyos. Naranasan ko po at ng aking pamilya na kami ingatan ng Diyos, na kami pagpalain ng Diyos, na supply ng Diyos ang aming pangangailangan sa panahon ng quarantine na to. Naranasan ko pong lahat ng yan. Okay? Kaya nga itong gabi pong ito, sinasabi ko sa inyo, humawak lang tayo ng mahigpit sa ating Panginoon. Observe yung creation. Okay? Come to Jesus. Observe His creation. Hold tight onto His hands. Hold on tight to His hands. Bakit? Because the Lord is doing something great. Amen. The Lord is doing something great sa ating mga buhay. If you just keep trusting Him, if you just keep on having faith in our Lord Jesus, mararanasan nyo rin po yung faithfulness, yung favor, yung grace, at yung miracle ng ating Panginoong Jesus. I have received it, okay? And I am experiencing it today kasama ng aking pamilya. Ikaw din, pwede mong maranasan kung patuloy kang lalapit sa ating Panginoong Yesus, okay? Magtitiwala sa kanyang persona, sa kanyang pagiging Diyos, okay? Observing what He has done and He is doing, and pagkatapos po, holding tight sa kanya pong kamay at sa kanyang mga pangako, mararanasan mo ang tulong ng ating Panginoong Yesus. Tanong, nag-worry ba ako to tell you the truth? Opo, nag-worry po ako. Kasi ang dami tayo pong gastusin pero walang pumapasok na allowance, no po? No work, no pay, ang sabi nga po nila. But God encouraged me through His Word.
God encouraged me through His presence, His creation, no po, nagpaalala po sa akin na merong Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Remember, ito pong salita ni Jesus, the blessing of heaven comes upon those who never lose faith in me no matter what happens. Amen? How's your faith in Jesus tonight? Malakas pa po ba yan? Kung yan ay nanghihina na, now is the time na tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon. Observe God's creation and hold tight sa kanya pong mga pangako at sa mga kamay ng ating Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Father, I pray for my brother. I pray for my sister. Lord, na dumadaan ng mga doubts po ngayon, nakaka-experience, Lord, na magkaroon ng questions sa kanilang mga buhay. Lord, I pray in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, ang bawat isa ay maging malakas ngayon sa inyong presensya, maging malakas ang kanilang faith sa iyo, Panginoon. Mabuhayan, Lord, ang kanilang pananampalataya sa iyo. Lord, I rebuke doubts, I rebuke questions in the name of Jesus, and let your word reign in their hearts. Let it reign, Lord, in their minds, Panginoon, at ikaw lamang ang kanilang maranasan simula po, Lord, sa oras pong ito. And I pray, Lord, for those who are in need. Lord, shower your blessings upon them, I pray, in the name of Jesus. Lord, you are our God. You are our great shepherd. You are our provider. You are our healer. You are our protection, Lord. And you are our salvation. Salamat po, Panginoon, because you are the great I am. In you, we find everything that we need in life. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Stay strong in the Lord. Amen. Huwag po tayong bibitiw. Come to Jesus, observe His creation, and hold tight to our Lord Jesus. God bless you po.